Tubong masbate. Ako ay isang tubong masbate at 1990 pumunta na ako dito sa Amerika. Si Brother Rani ay kaklase sa PUC, ka-schoolmate, classmate at barkada sa Ministerial Association. Ako ngayon ang papakilala sa kanya. Ngayon, nakita kami noong 2012 dyan sa Bukaukan, Baguio. Nagkaroon tayo ng seminar dyan at doon sa BSU, Benguet State University. Apa. Tapos nagkita kami last noong 2016 kasi dumalaw kami dyan. Isa sa mga elders ng Bukaukan na De Vera ang apelyedo yata. De Vera? Si Tatay De Vera. Ayan, oo. So yun. Ngayon, magkaklase kami sa, hindi ko alam kung HPR siya o BTH. BTH ako, pero parang pareho lang yan. Bachelor of Theology, History and Philosophy. Pastor lang ang tatakbuhan talaga nun. Ngayon, presently, nandito kami sa Jackson Heights Seventh-day Adventist sa New York under Greater New York Conference. Meron akong nag-iisang asawa at dalawang anak, lalaki at babae. Yung lalaki 26, yung babae 21. At ngayon sila ay mga natutulog na dahil gabi dito. Huwag kayong matakot sa oras, mga kapatid. So, purihin ang Panginoon na tayo ay nagsama-sama kahit hindi ko pa kayo kilala yung mga iba sa inyo. Dahil tayo ay iisang pamilya. Alam mo, pag ang mga Adventist magsama-sama, kahit saan ka pumunta, si iba kayo ng Sabado doon, pag welcome sa iyo, akala mo matagal na talaga kayo magkakilala. Kasi we are all brothers, not in blood and in flesh, but in the spirit and in truth. So purihin ang Panginoon, mga kapatid. So maiksi lang ang introduction ko para makilala nyo lang si brother, tawag nyo sa akin si Brother Epi. Huwag na yung mga pastor-pastor, masyado holy yun, parang hindi bagay sa akin. Basta ang mahalaga, na itatanong ko sa inyo, ready ba kayo mag-fiesta ng salita ng Panginoon ngayon? Total, nasa bahay lang naman kayo. Pag nagutom kayo, pwede kayo mag-merienda. Pero hindi ko naman kayo papagurin. I will not wear out the saints kasi gawain niya ng little horn. Pero siguro mga okay lang ba 40 to 50 minutes yung message ko sa inyo? Wala. Para pag nadala kayo, hindi niyo na ako iimbitahin. Pero pag nabless kayo, yan. Pag nabless kayo, kami ng 1 PM. Maiksi pa yan. Kayo ang kukulat pastor sa amin. Okay, so just in case, you know, ipaalam ko lang na medyo ano, pero alam ko medyo masarap itong ating pagkain, kaya umpisa natin ito sa panalangin. Dakila naming Diyos, Ama namin banal, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa tinapay ng buhay na inyong inihanda at ngayon ay aming kakainin na pang-espiritual. Kaya pinabalik namin ang papuri sa inyo at kinikilala namin ang presensya, gabay, kapangyarihan at pananahan ng banal na Espiritu na ito ang aming karanasan hanggang sa maluwalhating pagdating ng aming Panginoon Jesus. Ito ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So magsishare ako, mga kapatid, ng pwede niyong picturean ito. Pag-aralan niyo muna kung tama yung sasabihin ko, hindi, i-check niyo yung mga Bible verses. Anyway, biblical preacher ako, hindi ako masyadong maraming istorya. Doon lang sa Bible ang i-emphasize ko. Kasi alam ko pag Bible, nagko-connect tayo. Kasi yung sasabihin ko mamaya sa mga Bible, alam nyo na yun. Re-reviewin lang natin. Ano? So mag-share ako ngayon. Ang topic natin ay mga bagay, tatlong bagay na napakahalaga, mga kapatid. The three essentials. Dito natin ito hinango sa John 16 verses 8 to 11. Bago umakyat o bago bumalik si Kristo, pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pagliligtas at pagtutubos sa atin doon sa kanyang sakripisyo sa cross at sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli, babalik siya sa kanyang Ama. Alam niya ang magiging pakiramdam ng kanyang mga alagad. So, dalawang bagay ang kanyang ginawa. Una, John chapter 14 to 16, inihanda niya ang kanyang mga alagad sa kanyang pag-alis. Pangalawa, dito sa chapter 16, meron siyang tatlong bagay na mahalagang ipinahayag sa kanila na gagawin ng banal na Espiritu. Kaya ko target itong Holy Spirit kasi kumakalat ng mabilis. Mas mabilis kumalat yung chismis, yung mga hindi totoo, mas magaan tanggapin kaysa katotohanan. Lalo na pagdating sa banal na Espiritu.
So, sabi ng Panginoon, napakahalaga na ako ay aalis. Kasi pag hindi ako aalis, hindi darating yung banal na espiritu na ipinangako. So, kailangan umalis ako. So, inihanda niya na talaga yung kanyang mga alagad. Pero huwag kayong malungkot kasi itong darating sa inyo, ang banal na espiritu, siya ang inyong tagaaliw. Yung comforter, parakletos. Ngayon, itong comforter na ito, hindi tayo iko-comfort sa ating mga personal mga motives. Yung mga pangsarili nating comfort, ang iko-comfort niya dito na doon sa ginawa ni Kristo sa kanyang pamumuhay, kamatayan, sa Bisaya kasi yung namatay si Kristo, sa Bisaya yon, ewan ko may Bisaya dyan sa inyo, nandiyan kayo sa Baguio eh. Nagpakamatay kaya. Ang ganda ng checkpoint kanina eh. Hindi siya nagpakamatay kasi suicide eh. Ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa cross para sa ating kaligtasan. Ngayon, nabanggit natin sa lesson kanina yung highlight ko na yung hinatulan doon sa cross, yung ating pagkataong makasalanan. Upang sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon, doon niya tayo binigyan ng bagong buhay. Pag binasa niyo yung 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation, old things passed away. Kailan nangyari yung OLD passed away? Sa cross. Behold, all things become new. Kailan naman nangyari yon? At the resurrection. Ay, napakaganda mga kapatid, ano? So dito, ang gagawin ng banal na espiritu pagdating niya noong pa ito, ha, patutuhanan niya ang buong sanlibutan, worldwide ang gagawin niya ng tatlong mahalagang bagay. Ano? Yung tungkol sa kasalanan, katwiran, at hatol. Paghatol. In-explain ni Jesus dito yung verse 9, sa kasalanan dahil hindi sila naniwala sa akin. Tayo, pag sinabing kasalanan, automatic, takbo ka agad tayo sa sin is the transgression of the law. Tama naman yon. Pero dito, iba ang definition ni Jesus ng kasalanan. Kasi, pag nagkasala tayo sa kautusan, at humingi tayo ng tawad, ang dugo ni Kristo, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan at kalikuan. Yun ha? Hindi yun excuse, pero yun ang totoo kasi alam natin na makasalanan tayo. Pero yung kasalanan na magsasara yung langit para sa atin ay yung kasalanan ng hindi paniniwala sa Kanya. Yan ang una. Pangalawa, iisa-isahin natin yan kasi sabi ko medyo mahaba. Pero sige lang, i-shortcut ko na lang as much as I can. Kung hindi naman ito matapos, pag mahaba natin hindi matapos, i-part 2 ko na lang ito kung kailan uli ako ma-invite dyan. Kasi ayoko mag-utom kayo. Pangalawa, yung katwiran. Bakit katwiran? Kasi pupunta ako sa aking ama at hindi nyo na ako makikita. Yun, katwiran. Ano yung pagpunta ni Kristo sa ama na naging katwiran? Di ba yung katwiran niya nung nandito siya sa lupa? What is Christ going to the Father has to do with righteousness. Napapa-English ako mga kapatid sa sarap ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Verse 11, pangatlo, of judgment. Bakit judgment? Because the prince of this world is judged. Hinatulan na. So tatlo yan mga kapatid. So paalala lang, dito sa Holy Spirit, kasi umuuso dyan sa Pilipinas yung Trinity, Father and Son. Wala yung Holy Spirit. Mga kapatid, tayo yung mga naniniwala sa Holy Spirit, naaalarma ka agad. Tama yan, naaalarma ka tayo kasi alam natin may pumapasok na maling doktrina eh. Pero mga kapatid, paalala lang to sa atin, sa bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu, hindi natin kailangan pag-aralan. Kasi hindi siya doktrina. Hindi siya isang katuruan. Hindi siya one of the teachings of the Bible. Ang banal na Espiritu mismo, siyang nagtuturo sa atin. Siyang ating guro. So yan ang tandaan natin mga kapatid. Hindi tayo pwede mag-Bible study, Sabbath school lesson, magsamba in spirit and in truth sa worship natin ngayon. Lahat all over the world, dyan sa Pilipinas, nagsasamba sa iba't ibang lugar. Kami naman ngayon, Biyernes na dito ng gabi at bukas pa samba din. Hindi tayo sasamba at iimbitahin natin yung banal na Espiritu na, mga kapatid, huwag tayo maingay, kailangan solemn tayo kasi meron tayong special guest. Hindi. The Holy Spirit is not a special guest. The Holy Spirit is the object of our worship. He that worship God, let him worship in spirit and in truth. God is a spirit. So hindi siya doktrina, hindi siya katuruan. Siya yung nagtuturo sa atin
tungkol sa salita ng Diyos, ng kanyang pag-ibig na nagdala ng kaligtasan na isinagawa doon sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang banal na kasaysayan, sa kanyang pagkatao. Tingnan natin, paano na muna nasabi Brother Epi na Brother Epi, Kuya Epi, yung iba pastor ang tawag sa akin, okay lang yun. Pero mas magaan ang pakiramdam ako pag Kuya Epi para medyo relax yung mode natin. Ano mga kapatid? Yan. Paano natin nasabi? Kasi sa verse 13 ng the same chapter, chapter 16, "But when He, the Spirit of Truth," yan yung Holy Spirit, "comes, He will guide you into all the truth. For He will speak not on His own initiative, but whatever He hears." Siya huhugot ng kanyang marinig. Kaya sa ating Panginoon Jesus, "He will speak and He will disclose to you what is to come." Tingnan nyo, the Spirit of Truth will guide you into all the truth. Bakit all the truth ay isa lang ang truth? Kasi yung truth na yan, para yung diamond. Maraming angle yan. Iisa lang yung nature natin, yung panlasa natin ng asin, iisa. Pag sinampal tayo, masakit. Linoko tayo, masakit. Pag nanalo tayo sa laro o kung ano man, masaya tayo. Sinagot tayo ng ating liniligawan, masaya tayo. Iniwanan tayo ng ating minamahal, masakit. Iisa yung feeling natin, pero iba-iba yung anggulo ng pinagdadaanan natin. Yung iba, problema pera. Yung iba naman, problema nila. Yung mga anak nila. Iba-iba ang atin. So, pero iisang panggagalingan ng ating comfort. Anong comfort na sinasabi ng Holy Spirit? Yung blessed assurance of salvation and the truth as it is in Christ. So the Holy Spirit will guide us into all the truth. Ngayon, highlight kasi ako kaya hindi ko masyado kayo makita. Pero dito sa isang camera, gusto kong para magkaintindihan tayo, pwede kayong mag-react dyan, thumbs up kung okay sa inyo. May tatanong lang ako kasi yung Tagalog ko, hindi talaga ito pure Tagalog. Kung mag-English naman ako, limited din. Kaya binabasa ko lang yung mga Bible verses para magkaunawaan tayo. Pero may tatanong muna ako kasi lahat tayo naghihintay ng glorious second coming. Ngayon, thumbs up kayo kung agree kayo, ha? Kung okay, kung tama, kung gusto nyo. Sino dito sa inyo ang excited ng makitang bumababa yung New Jerusalem? Tingnan ko nga. Pagbaba ng Jerusalem, excited kayo. Titingnan ko. Dalawa lang? O dalawa lang ang excited. Yung mga iba hindi excited? O excited din si Brother Darren. O. Ipapaliwanag ko lang, ha. Thank you, Sister Rafael, kasi yung nakalagay doon pero siya yung nag-Sabbath school kanina. Maganda, o. May bibigay lang ako sa inyo, no? Alam ko naririnig niyo ako eh. Pero palagay ko hindi tayo nagkaunawaan. Kasi yung New Jerusalem, pag bumaba yun, at nakita nating bumababa, nasaan kayo? Siyempre sa labas. Pero yung narinig niyo ako na New Jerusalem, tawang-tawa si sister. Nung narinig niyo akong bababa yung Jerusalem, ang nasa isip niyo yung second coming, di ba? Ano? Ayun. So napakahalaga mga kapatid na talagang pinapakinggan natin yung sinasabi ng mga nagsasalita. Kasi sabi ng Bible, "Believe not every spirit, but test." Pero mo, kung lukuhin ko pala kayo, no? O, bibigyan ko kayo ng isa pang panluloko. Gusto nyo? Okay. Buksan nyo yung Bible nyo ng Mark chapter 17 verse 5. Tingnan nyo. Mark 17 verse 5. Punta kayo doon. Anong sinasabi doon? Mark chapter 17 verse 5. Tapos, habang naghahanap kayo, hindi nyo yun makikita. Kasi walang Mark chapter 17. Yan ang point ko dito mga kapatid. Kaya banal na espiritu, siyang maggagabay sa atin sa lahat ng katotohanan, hindi yung mga teachers, mga speakers, mga kung sino-sino, kasama si Brother Epi. Kaya ako sinasabi ito mga kapatid, kasi ngayon nyo lang ako narinig, hindi nyo alam kung false prophet ako, kaya sabi ko, gagamit talaga tayo ng salita ng Panginoon. So pinag-uusapan natin yung Holy Spirit, gusto nyo introduce ko muna sa inyo yung banal na Espiritu, ha? Yung the Spirit of Truth will guide. Sino tong Holy Spirit? Titingnan natin, kasi pagdating ni Jesus, dadalhin niya tayo doon sa kanyang banal na luklukan. Punta tayo sa banal na luklukan ng Panginoon. Hindi pa tayo nakakarating doon, pero ipinahayag niya na kay John the Revelator. Ano? Ito ang exciting. So hindi natin makikita yung New Jerusalem bumababa. Doon tayo sa loob. Amen?
Yan, pwede kayo mag-thumbs up dyan kung agree kayo. Doon tayo sa loob ng New Jerusalem. Praise the Lord, Brother Life. Life ang nakalagay dyan. Alam ko naman na tayo lahat nag-rejoice sa Panginoon. Basahin natin, ha? And he showed me a pure river of water of life. Yan ang pinakita sa kanya. Pure river, water of life. Crystal as clear, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on the other side of the river, was the tree of life, which bear 12 manner of fruits, and yield her fruit every month, and leaves of the tree were for healing of the nations. Diyan muna tayo, huwag tayo dito mag-focus sa bunga, nitong kahoy. Dito muna tayo sa tubig na dumadaloy doon sa banal na luklukan sa trono ng Panginoon. Proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Ngayon, saan daw yung dumadaloy? Iisa-isa natin ito. Kung hindi mo matapos itong sermon, basta itong introduction ko, napakahalaga nitong mga kapatid. Saan dumadaloy? From the throne, of God and the Lamb. Anong dumadaloy doon? River of water of life. Ngayon, dito sa chapter 7 ng Revelation, ito yung 144,000, pero nandun na tayo sa langit nito. Naniniwala ba ka tayo na tayo yung last day generation of Christian, the 144,000, nasasalubong na buhay sa Panginoon? Kaya tayo matakot-takot mga COVID na yan. Alam ko, tatamaan tayo, pero regular yan, mga flu yan, in-update lang nila para may negosyo yung mundo. No? So, may pantakot sila, may ganito-ganyan. Pero huwag tayo mag-focus doon kasi kasama natin ang Panginoon. Ngayon tayo, sasalubong sa Panginoon, dadalhin niya tayo doon sa kanyang luklukan, that where I am, there ye may be also. Praise the Lord, mga kapatid. So dito, titingnan natin, tapos nila sila nag-worship sa Panginoon sa verses 9, 10, 11, puto tayo ng 15. Therefore, are they before the throne of God? Ito na yung mga 144, nandito sa tayo, no, mga kapatid, by faith. Serve him day and night in his temple, and he seated on the throne shall dwell among them. Wow. They shall hunger no more, neither thirst anymore, neither shall the sunlight on them, nor any heat. Bakit? Anong dahilan? For the Lamb, which is in the midst of the throne, anong gagawin? Shall feed them, and shall lead them to the living fountains of water. Tapos ginagamit natin ang God shall wipe away our tears from our eyes kasi tinuturo natin na pagdating doon sa langit, iiyak tayo kasi nalungkot tayo, may mga mahal sa buhay. Na hindi na. Wala sa context yan mga kapatid. Kaya tayo iiyak, alam niyo kung bakit? Dito mismo sa verse. Kaya tayo iiyak kasi tingnan niyo mga kapatid, nasaan yung tupa? Kordero, alam natin si Jesus yan. Nasaan siya? The Lamb is in the midst of the throne. Anong gagawin niya? Pakakainin niya ang tayo na mga nandun sa kanyang trono. Anong gagawin? Pakakainin niya at gagabayan niya tayo saan? Sa buhay na bukal ng tubig. Mga tubig. Yun ang gagawin. Nakita niyo ba ito? The Lamb which is in the midst of the throne shall feed them. Tinong feed? Ang 144,000 ito. And shall lead them. Ano to? Mamamasyal tayo doon sa ano ba yan? Ilog? Hindi ilog eh. Yung fountains of water. Mamamasyal ba tayo doon? Hindi. Ipapakilala tayo ni Jesus sino itong living fountains of water na hindi natin kilala. Oh, tingnan natin kung ano itong living tubig lang yan tapos dumadaloy sa trono ng luklukan ng Diyos, ipapakilala niya tayo? Gagabayan? Ipapasyal ba tayo? Para tayo mga turist sa langit? Tingnan natin. Si Jesus ang tatanong natin. Doon sa John chapter 4:13, alam niyo na yung story ng woman at the well. Sabi ng woman, sabi ni Jesus, pahingin tubig, ay hindi kita pwedeng bigyan kasi lalaki ka, babae ko, Hudyo ka, Samaritana ako. Bilisan ko lang to, no? Sabi ni Jesus, sa katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay sa kanya, hindi na mauhaw. Pero itong tubig dito sa Jacob's Well, kumuha ka dito, pag uwi mo, uhaw ka na naman, ubos ka agad kasi maliit yung container nila. Wala silang kalabaw na naghahatak o mga galon o mga drums. Maliit lang. Sabi niya, pag uminom doon sa tubig na ibibigay ko,
hindi na siya mauuhaw. I shall give him, shall be in him well of springing up. Well, ha? Balon ng tubig na bumubukal. Anong bukal nito? Saan pumupunta? Into eternal life. Ano kaya itong water into eternal life? Oh, isa pa, para magkaintindihan tayo by the grace of God. Ano? Isang malaking piyastahan, Feast of Tabernacle. Huling araw, di ba pag meron tayong mga fellowship o mga birthday o gathering, kahit huling araw na yan, marami pang sobra. Kaya meron tayong, oh sister, dalhin nyo na ito, pamimigay na yan, sobrang mga budget eh. Mga Pathfinders meeting, kung ano, pag-uwi yan, marami pang sobrang mga pagkain. Mga party, ganun. Ito, sa mga Hudyo, napakahalaga sa kanila, isa sa mga piyesta nila, yung Feast of Tabernacle, piyesta ng templo. Sa huling araw, the great day of feast, great, dakila, malaking piyestahan, tumayo si Kristo, umiyak ng malakas at sinasabi niya, ang sinumang taong nauuhaw, pumarito sa akin at uminom. Eh, piyesta yon? Meron bang nauuhaw doon sa piyesta? Ibang klase ang approach ni Kristo, radical, to get the attention of the people from literal things to spiritual matters. Yun ang ginagawa ni Jesus, to lead us into spiritual things, kasi yun ang buhay natin nandun sa spiritual. Lahat ng bagay na physical nakita natin, it will come to an end. Kahit nga kamatayan dito sa mundo, it will come to an end. Kasi death is swallowed up in victory. 1 Corinthians 15:54, tingnan nyo. Swallowed up, linamon, linunok. 38, He that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ano yun? Mababasag yung tiyan niya, tapos dadalo yung tubig? Anong ibig sabihin ni Kristo? Oh, verse 39, But he spake of the Spirit, which they that believe on him should receive. Tatanggapin, ano? Tatanggapin. Bakit daw? For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So ang conclusion dito mga kapatid, isa lang. Yung fountains of living waters. The fountains of living waters where Christ feed and led His people to the living fountains of water is the Holy Spirit. Nakuha natin mga kapatid? So, wag na natin pag ano kung may Holy Spirit ba, tao ba itong Holy Spirit o hangin. The Holy Spirit is the third person of the Godhead that convicts us of sin, righteousness, and judgment. Tapos na yung introduction ko, wag niyo ibilang yun sa sermon ko. Ibilang niyo lang yung ngayon. Okay lang ba mga kapatid? Sister Maria Rufina Mayo? Okay lang? O sige. Brother Ronnie, okay ka lang dyan? O, tapos na introduction ko about the Holy Spirit. Doon na tayo sa gagawin niya. Yes, una. Okay ako. Okay ako. HPR din ako ha. Okay. Pastor ito eh. Brother Ronnie. O. Yan. O, tuloy na tayo ha. Dito tayo sa unang gagawin ng Banal na Espiritu. Obscene because they believe not on me. Dalawang bagay ito mga kapatid. So totoo na sin is the transgression of the law. Pero dito ibang klase ang pinapaabot ni Kristo. Ano, sinong magagawa nito? Holy Spirit will convict, patutuhanan niya ang alin? Buong sanlibutan ng ano? Ng kasalanan. Bakit kasalanan? Kasi hindi sila naniniwala sa akin. Ganito yun mga kapatid. Sinabi yan ni Jesus, dalawa, by statement and implication. Yung statement na sinasabi ni Jesus dito, gaano man tayo ka-relihiyoso, gaano man tayo ka-active sa church, kung anong church membership natin, kasi lahat ng denomination sa mundo ng Kristiyano, we are claiming that ang denomination natin, ito lang yung ililigtas, ito yung tama, kaya sumama kami kayo dito sa amin, sila din, yun din ang proclamation din nila. They're using the name of Jesus Christ to promote their own denomination. Yan ang taktika ng kaaway para hiwa-hiwalay tayo kahit sabihin natin na Kristiyano tayo. So sinasabi ng Panginoon ito, kahit anong iglesia ka membro, gaano ka man ka-active sa church, if you are without Christ, you are lost. Yan yung statement. Pangalawa, yung implication. Di ba dyan sa Baguio, merong malaking SM dyan? Di ba? Ewan ko lang kung ilang oras dyan sa inyo kasi medyo nakalimutan ko na
yung Baguio SM. Pag pumunta kayo lang, mag-shopping kayo doon, mamayang gabi, kasi gabi dyan sa inyo, wag muna ngayon kasi Sabat pa. Pag mag-shopping kayo doon, Sister Dion, bago kayo mamili, maghanap kayo ng mga tao, babae, mas maliit sa'yo, at medyo mahina-hina, o siguro medyo matanda na, basta piliin nyo yung maliit sa inyo, na tingin nyo kayang-kaya nyo. Tapos sasabihin nyo, excuse me kapatid, may sasabihin ako sa'yo. Siyempre, out of respect, sasabihin nun, ano yun? Sasabihin mo, alam mo, mula Puyo, mula dito ulo, sa Puyo, hanggang Talampakan, walang mabuting nananahan sa'yo. Sasabihin ng kainausap mo, ay, salamat ha, sinabihan mo akong makasalanan, sa palagay nyo yung magiging reaction nun? Mumurahin kayo, aawayin kayo, kaya humanda na kayo tumakbo. Bakit? Kasi insulto sa ego natin na sabihan tayong masama tayo. Pero yun ang sinasabi ng Biblia, na tayo ay masama, kaya kailangan natin ang tagapagligtas na si Panginoong Jesus. Doon lang natin ma-appreciate ang doktor pag sinabi, anong naramdaman mo? Masakit kasi yung ulo ko eh. Bakit? Kasi hindi ako makatulog. Kung ano ng mga dahilan. Ngayon, idadiagnose ka ng doktor. Hindi ka basta-basta bibigyan ng gamot. Di ba? Pag na-diagnose ka, check upin yung dugo mo. Lahat ng mga problema, nag-uumpisa talaga sa dugo. Kaya check up muna ng dugo. Kasi yung dugo, yan ang buhay. Pag marumi yan, ay talagang may sakit tayo. Pero bala pa tayong dugo, talagang may sakit tayo ng kasalanan. So yun, insulto yun mga kapatid. So anong ibig sabihin ng Panginoon? The Holy Spirit will convict the world of sin. Alam nyo mga kapatid, yung Hebrew na pinag-aaralan natin ngayon. Alam ko, basta nyo yung pinakinggan ko kayo kanina, talagang sabi ko, ba't kaya hindi na lang ituloy na wala ng sermon-sermon? Ito na lang yung nagsasalita doon kanina na mag-ituloy na lang yung Hebrews kasi napakasarap na eh. Pero anyway, yan ang program natin eh. Sa Hebrews chapter 3, verse 19, binanggit ni Pablo ang dahilan kung bakit hindi nakapasok. Pwede niyong puntahan, Hebrews chapter 3, verse 19. Ito, totoo na ito na nandiyan yan sa Bible. Tapos na yung introduction ko kanina. Hebrews chapter 3, verse 19. Baka matakot na kayo. Ay, wala na naman yan sa Bible. Ano ang dahilan bakit hindi sila nakapasok sa lupang ipinangako? Dahil sila makasalanan? Dahil sila rebelde? Given na yun, makasalanan sila, rebelde sila, given yun. Pero anong dahilan na hindi sila nakapasok? Because of unbelief. So ang requirement ng unbelief mga kapatid, yung nalaman, narinig mo lahat ng information na totoo, tapos sinabi mong hindi. Bakit? Kasi araw-araw nila kasama ang Panginoon, pillar of fire, pillar of clouds. Tapos, nung umakyat si Moses ng 40 days doon sa bundok para kinausap ng Diyos at ibigay yung mga instruction sa kanila paano mamuhay ng pagiging maka-Diyos pagkatapos nilang malaya sa pagiging alipin, anong sabi ng mga tao? Aaron, maggawa tayo ng Diyos-Diyosan kasi gusto namin na may kasama namin ang Diyos. Hindi namin alam kung ano nangyari kay Moises. Patay na siguro yun. Unbelief. So the requirement of unbelief is after knowing the full truth. Kaya mga kapatid, yan ang sa Hebrews chapter 3 verse 19. Kaya pagdating sa chapter 4, binabanggit doon na mag-ingat tayo. Baka hindi na naman tayo makapasok sa kanyang kapahinganan. Nandun yung Sabbath, pero yung Sabbath doon, inuugnay sa gospel. Mamaya makikita natin ang gospel pag may time pa. Oh. So ano itong kwan? Ano itong Hebrews chapter 10 verse 26? Tingnan mo itong COVID na to. Kung tumutugma sa verse 25, huwag nyo daw itakwil yung pagsasamahan ng bawat isa sa atin dahil alam natin na ang panahon ay malapit na. Verse 25 yan, ano? Anong ginawa nitong COVID? 6 feet social distancing. Sarado yung simbahan, pero bukas yung shopping mall. Ang galing, ano? Ganda talaga. Pagdating dito sa verse 26, if we sin willfully, talagang sinasadya na kasalanan. Itong kasalanan dito, mga kapatid, huwag tayong mag-out of context. Sabi natin, alam na Sabat, bibili pa ng gatas. Eh, nagutuman yung bata eh. Alam na Sabat, bibili pa ng gasolina.
maganda yung naghahanda tayo. Pero hindi ang tinutukoy dito ng katotohanan, hindi yung alam natin ng katotohanan. The knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. So ang context dito, knowledge of truth, about sacrifice. What sacrifice? Doon mismo sa context niya, sa verse 10. But this will, we have been sanctified through the offering of the body of Christ, Jesus Christ, how many times? Once for all. Isang beses lang talaga si Kristo ihahain. Yung mga tupa, yung sa lesson natin, gaano man kadaming tupa yung talagang hindi makatanggal ng kasalanan yun. Kasi hindi yun ang way ni Lord na is iligtas yung mga taga Old Testament. Tumutukoy lang yan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, kasi yung sanctuary services is a model, is a pattern, is the shadow, not of building, not of structure, but pattern, model, structure, figure of the plan of redemption fulfilled in Jesus Christ. Mababasa nyo dyan sa verse 5 ng chapter 10. Sacrifice and offering thou wouldest not, but the body thou hast prepared for me. Si Jesus lang. Kahit doon sa Old Testament, yung pinapatay nila na hayop, tumutukoy talaga yung sa sakripisyon ni Jesus. Isang beses lang isacrifice si Kristo. By one offering, He has perfected all time. How many offerings? One offering. All time, those who are sanctified. Isang beses lang siya hihahain. Ngayon, yung sinasabi natin na sin against the Holy Spirit kasi paulit-ulit. Sinasabi natin yan pag nasa Bible study tayo na paulit-ulit na kasalanan, ganito, ganyan. Pero examine natin yung sarili natin, talagang umuulit talaga tayo ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, gustong-gusto natin gumawa ng kasalanan. Kasi nature natin yan eh. Ang ayaw natin, yung mahuli at maparusahan. Yun lang naman eh. Oh. So wag natin out of context yung sinasabi ni Jesus na he that sin against the Son will be forgiven, but against the Holy Spirit shall not be forgiven. Kasi nung pag si Jesus ang inalipustangan natin, patatawarin tayo, nandito pa siya noon eh. Para iligtas niya dito tayo doon sa isang sakripisyo. Pero pag natapos na itong sakripisyo, bumalik na siya sa Ama, pupunta na tayo doon sa righteousness. Bumunta na siya sa Ama, ang banal na Espiritu nagbibigay ng katotohanan na ang iyong kaligtasan lamang ay nasa sakripisyo ni Kristo. Pag tinanggihan mo ito, there's no more remaineth sacrifice. So the only sin that will deprive us of heaven is willful and deliberate rejection of the righteousness of Christ. Kaya pupunta na tayo sa righteousness. Ito pala yung verse na gusto ko ipakita sa inyo kanina. Nakalimutan ko iligay. So we see that they could not enter in because of unbelief. Kaya napakahalaga mga kapatid. I-examine natin sarili natin. Baka mamaya member lang tayo ng church. Active tayo. We have to get acquainted with Jesus Christ, the truth and the life, the way, the truth and the life. Jesus is the truth. And the Spirit of truth will lead us, guide us into all the truth. Kaya pupunta na tayo ngayon dito sa righteousness. Kasi yun lang ang righteousness ni Jesus na siya mag-qualify sa atin both now and in the day of judgment. Sino magdadala ng truth na ito? Holy Spirit. Anong dadalhin niya na truth? Yung ginawa ni Kristo para sa atin lahat. Wala na tayong pwedeng maidagdag doon. All we can do is, thank you Lord, we appreciate. Kaya meron tayong kanta na napaka-exing kanta pero sobrang power. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me what? Your great salvation. So rich and free. Tapos na yung buong istorya ng kasaysayan ng kaligtasan. Napakaganda mga kapatid. So the only righteousness that qualifies us for heaven both now and in the day of judgment is only one. The righteousness of Jesus Christ. Kaya dito sa verse 9, the Holy Spirit will convict us, the world, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Ano tong righteousness? Palagay ko mga kapatid, di ko lang alam kung matatapos tayo sa judgment, pero bigyan ko lang ng diin itong righteousness kasi napakahalaga nito. Kasi marami tayo, oh, righteousness by faith. Praise the Lord na talagang acquainted na tayo sa righteousness by faith. Pero ano tong
righteousness that I go to my Father. Nung pinadala at sinugo ng Panginoon, ng Diyos, ng Ama, ang kanyang anak si Kristo, dito sa sanlibutan, hindi niya pinapunta rito para mamasyal. Titingnan kung anong ganda diyan sa Baguio, anong ganda, anong baho ng basura dito sa New York, gaano kadumi yung snow after 3 days. Maganda pag nag-i-snow kasi puti, whiter than snow, may kanta tayo, no? Maganda lang yan sa kanta kasi whiter than snow, yes, whiter than snow. Pero pag 3 araw, nandiyan na yung mga asin, dinaanan na naman, sobra na ang dumi niyan. So hindi siya pumunta rito para tingnan kung gaano kadumi ang New York. Akala nyo kasi sa New York, wow, New York. Yung speaker natin, taga New York, forget it. The only place that we have to desire is the place that we don't see. That's the heavenly kingdom of Jesus Christ. Huwag nating hintayin pagbaba. Pagdating, pagbaba ni Jesus, ano? Huwag pagbaba ng New Jerusalem. Okay? Ngayon, ano itong righteousness because I go to my Father? Yun na nga, pumunta siya dito to save the world, to save sinners. God so loved the world that He lent. Hindi niya ipinahiram. He gave. Kuha niyo mga kapatid? Kasi pag namatay si Brother Epi, oh, si Brother Epi namatay. Kawawa naman, ano? Sino? Yung speaker natin ng isang Sabado. Binawian na siya ng buhay, yung kanyang hiram na buhay. Meron ba kayong kilala dyan sa Baguio na pumunta sa Diyos, Lord, pahiram muna ng buhay, ha? At pag medyo pagod na ako, bawiin mo na lang, bahala ka. Walang ganun. This life is not a borrowed life, it is a given life. So nung binigay ng Panginoon, mula pa noon, nagkasala tayo, binigay niya ang kanyang buto na anak para ano? Iligtas tayo. 17, God did not send His Son to condemn, but that the world through Him might be saved. So ngayon, basahin niyo 1 Timothy chapter 1, verse 15. This is a true and faithful saying that Jesus Christ came to the world. Kaya kung sinong kilala niyo ng mga kasalanan at sa tingin niyo ay kasalanan, makasalanan kayo na hindi karapat-dapat, sa atin ito lahat. Jesus Christ came into the world to save the righteous people. Tama, hindi? Sinners, in whom I am the chief. So pag magbigay tayo ng Bible study, huwag tayo magbigay ng Bible study doon na parang mag-act, ayun, parang napakabanal natin yung Bible study natin, parang kandidato sa impyerno. Tayo naman parang mainit-init pa, kabababa lang ng langit. Huwag ganun. We are more sinners than them. Kasi alam na natin. Kaya sabi ko nga, pag sabihan mo, ay Brad, Bible study tayo. Mula ulo hanggang talampakan, walang mabuti sa inyo. Huwag ganun. Ano? We are all sinners. Mas matala pa nga ako sa iyo eh. Yun ang approach natin. Ano itong righteousness? So nung pinadala ng Panginoon ng Diyos si Kristo dito para iligtas tayo, pagdating doon sa cross, ano ang last 3 words? Ultimo palabras. John 19:30. It is finished. Ano ang finished? Salvation for the whole world. Anong araw yon? Biyernes. Anong ganawa ni Kristo pag sabi niya it is finished? Anong kasunod na araw? Sabat. Na mahinga na naman siya. Yun ang meaning ng Sabat. Tinapos niya ng 6 days yung creation. Tinapos niya ng during the week, 6 days ng salvation. Friday siya namatay. Sabado na mahinga siya. Huwag na natin i-debate na yung Linggo kasi pinalitan ng mga pagano. Totoo na yun. Lagi na natin naririnig yan. Dito naman tayo kay Kristo yung kahalagahan ng Sabat. No? Kasi tinan mo yung mga Hudyo, nangingili ng Sabat pero pinako nila yung Lord of the Sabbath. Nagmamadali silang ipako si Kristo, kukunin, patayin ka agad kasi buhay pa eh. Alas 3. E magsasunset na mamaya. Dapat walang nakabitin dun sa kahoy na yon. Kailangan basagin yung mga buto para mamatay kasi magsasabat na. Oh, kita nyo? They are more concerned of keeping the day, but they were not resting in the Lord of the day. Pag may magsabi sa inyo mga kapatid, yung Sabbath day, wala na yan. Kasi si Kristo na yung Sabbath. Hindi mo rin mababasa sa Bible yan na Jesus is the Sabbath. Ang mababasa mo dyan, Lord of the Sabbath. Bakit? He is the Lord of the Sabbath of creation and Lord of the Sabbath in redemption. Ganda nito mga kapatid. Tingnan natin, Romans chapter 5, verse 18. Therefore, as by one offense, si Adam yan, judgment came upon how many men? All men. Kita nyo mga kapatid? Dahil sa kasalanan ni Adam, lahat hinatulan sa kamatayan. Sisisihin ba natin si Adam? Pag sinisi natin si Adam, sisihin din natin ang Diyos.
kung bakit niya tayo ililigtas. Huwag ganun, mga kapatid. So by in contrast, the righteousness of one, si Jesus Christ ito, the free gift came upon how many men? All men. And to justification of life. Oh, napakaganda nito, mga kapatid. Yung righteousness ni Kristo para sa lahat, kaloob. Saan ang tungo nito? Pag-aaring ganap tungo sa buhay. Anong buhay? Buhay na walang hanggan. Bigyan ko kayo ng diagram para makaintindihan tayo, no? Alam niyo, mga kapatid, nung linalang ng tao ang Diyos, linalang siya sa ilalim ng kautusan. Hindi sa ilalim ng, kasi wala pa naman condemnation. Pag sinabing under the law, hindi yan under condemnation kaagad. Kagaya sa inyo, may mga lisensya kayo dyan. Under kayo ng law, ng LTO, Land Transportation Office or something. Pero hindi kayo ikukulong dahil may lisensya kayo. Ibig sabihin, huwag tayong mag-violate. Meron tayong karapatan mag-drive. So ang ginawa ng tao, ng Diyos, inilagay si Adam sa ilalim ng kautusan. At sabi ng Panginoon, pag sinunod mo ito, ikaw ay aaring ganap sa buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay sumuway, ikaw ay haharap sa katarungan ng kautusan, ikaw ay hahatulan ng kamatayan. So itong kautusan, mga kapatid, the Ten Commandments, the spirit of the Ten Commandments, meron itong dalawang katangian, righteousness and justice. Pag sumunod ka, buhay ka. Pag sumuway ka, patay ka. Anong ginawa ni Adam? Sumuway. So sa kanyang pagsuway, lahat tayo damay kasi iisa tayo doon sa kanya. Doon niya tayo linalang. Hindi tayo linalang ng Diyos na individual. Kaya kung maganda kayo, gwapo kayo, sino dyan? Brother Ariel. Ito, meron tayong mga bisita dyan. Si Brother Don, Brother Ariel, Brother Jordan. Yan, mga partners natin yan dito sa Jackson Heights, saka sa New Jersey. Eh, welcome ko na rin sila kasi mamaya nyo pa sila ma-welcome. Unahan ko na kayo, Sister Rafael, ha? Of course, hindi to, Sister Rafida. So yun ang ginawa ni Adam. Dinala niya tayo doon. Pwede ba niyang ihatid yung kanyang mga anak dito sa gitna? Hindi. So anong solusyon nito? Kasi dito lang talaga tayo, eh. Yung binasa natin sa Romans chapter 5 verse 18. Ang solusyon nito nung pagpadala ng Panginoon sa kanyang bugtong na anak, hindi niya pinadala si Kristo na malaki na kaagad. Pinadala niya at the incarnation. Dito papasok ngayon yung humanity ni Jesus Christ. He was made flesh and dwelt among us. He was made of a woman in the fullness of time. Made under the law, he was made like unto his brethren. Kaya yung qualifying word sa humanity ni Jesus Christ is made. Ngayon, yung pagkabuhay ni Kristo dito sa incarnation, hindi yan nagligtas sa atin. It qualifies him to be our representative and our Savior. Oh. So ngayon, kasi siya yung second Adam or last Adam, mababasa niya yung Romans chapter 5 verses 15 to 19. Nandiyan yung dalawang Adam. So tayo inilagay ng Diyos doon kasama ni Kristo sa incarnation. Tapos, namuhay siya ng matuwid. Nung namuhay siya ng matuwid, yan yung righteousness of the law. Pero dahil yung kanyang likas na tinaglay sa kanyang sarili, yung ating kasalanan, the Lord laid on him the iniquity of us all. I-check mo yung mga Bible na bibigay ko, ha? Isaiah 53 verse 6. The Lord laid on him the iniquity of us all. Kahit perfect yung life niya, kailangan niyang mamatay doon sa cross. Kasi hahatulan nga yung kamatayan at ang kasalanan. Pero ang pinaka ultimate power ng kasalanan ay libingan. Dinamatay si Kristo para bayaran yung kasalanan. Inilibing siya. Pagka third day, hindi kaya ng buong pwersa ng kasalanan na itigil o hawakan siya doon sa libingan. He conquered sin and death at his resurrection. Glorious resurrection. Ayan. Kaya kung mapapansin niyo, mga kapatid, ito hindi masyado familiar pero basahin natin. Ephesians chapter 2, 4 to 6. Baka pagod na kayo, mag-stress muna kayo. Naka 45 minutes na ako. Okay lang, mga 20 minutes pa? Okay, salamat. Piyesta ito pero pasensya na kayo kung mahaba talaga si Brother Epi. Pero meron din akong mga sermon na maiksi lang. Kaya lang, piyesta muna tayo ngayon. Total, nandiyan lang kayo sa bahay. Kung sa simbahan ito, 30 minutes lang ako magsesermon. Pero nandiyan lang kayo sa bahay, pwede kayo mag-merienda. Anong sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 6?
But God, who is rich in mercy with His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, He quickened us together. Tingnan nyo, naka-highlight. Binuhay niya tayo. Tingnan nyo sa Tagalog. Anong ginawa ng Diyos? Habang tayo matpatay sa kasalanan, binuhay niya tayo. Paano niya tayo binuhay? Kalakip. Together with. Nakuha nyo yan? Kalakip ni Kristo. Kaya by grace you are saved. Pagdating sa verse 6, binangon niya tayo. Paano niya tayo binangon? Kalakip niya. At hindi natatapos yung istorya doon. Tayo ay pinaupo doon sa langit na bayan, doon kay Kristo. Nakita niyo mga kapatid? Sabi, yung kaligtasan individual, yung experience natin individual. Pero paano tayo binuhay at binangon? Saan ito nangyari itong binuhay tayo? He quickened us. Dito sa incarnation. Saan naman niya tayo binangon? Sa resurrection. Pero hindi natatapos na hanggang na-resurrect lang si Jesus. Isinama tayo doon sa langit. Kaya sa inyo ng mga duda na sa, ano kaya, makalangit kaya ako? Basahin nyo. Philippians chapter 2. Verse 20, Philippians 3:20, our citizenship, ang ating pagiging mamamayan ay sa langit. So kung ako tingnan niyo yung ilong ko for 3 seconds kasi hindi naman maganda yung ilong ko. 3 seconds lang, 1 2 3. Ilong mas batenyo yan. Meron mga mestizo mas batenyo. Kaya lang isa ako sa mga batenyo na yung ilong ko ganito. Ay hindi ko kasalanan ito pero ganito lang talaga ako. Yan ay natural born citizen ko, Filipino. Pumunta ako dito sa Amerika. After a few years, naging American citizen ako. Naging Amerikano na ba yung ilong ko ngayon? Huwag kayong masinungaling ha, kasi bawal. Tawa si Brother Darren. Oh. Filipino pa rin. Sa papel lang ako Amerikano. Ngayon, few years from now, magiging tatlo ng aking citizenship. Ano yon? Senior. Malapit na ako mag-60. So tatlo na, senior citizen. Lahat yan, baliwala yan. Kasi isa lang ang tunay natin na spiritual na citizenship. Saan? Sa langit. Philippians 3:20. Nakita nyo? Our citizenship is in heaven. Sa King James Conversation. Nakuha nyo? So nandyan. Binuhay, ibinangon, at pinaupo doon sa langit kasama ni Kristo. Masarap ba mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid? Hindi ako more on sermonizing. Kayo, mga kapatid, ang iba sa atin, ayoko ng ganun. Gusto ko ipakain sa atin, pag-aralan natin si Kristo. Kasi napakasarap. Amen. Jesus is the sweetest name. I know. So, konti na lang, hindi ko natatapusin yung judgment. Ito na, dito na lang ako mag-e-ending. Kung may time lang. Kung wala naman, ay okay na. Titingnan natin ito, mga kapatid, ano? May time pa. My time? 20 minutes? Bilisan yes. Ko. Yes. Okay. Open time. Okay. So ngayon, yan yung istorya natin. Ulitin natin yung istorya. Righteousness na hinihingi ng law, justified unto life. Pag nag-disobey ka, you will face justice of the law, condemnation to death. Tapos, ang ginawa ng Diyos, pinadala niya si Kristo, born of a woman, born under the law. Kasama tayo doon, kalakip tayo ni Kristo, binuhay niya tayo spiritually because by nature we are spiritually dead. Si Kristo na buhay ng matuwid, yan yung righteousness niya. So yung righteousness niya, perfect as it was, doon niya natagpuan, nakamit yung hinihingi ng katwiran, ng kautusan sa kanyang perfect life. Yan yung sinless, yan yung sa lesson natin kanina na spotless lamb. Kita nyo? Anong gagawin doon sa spotless lamb? Ihahain. So bago siya ihahain, kailangan check-upin ng saserdote na walang dungis, walang sabi ni Sister Doreen. Oh, si Sister Doreen ba yan? Oh, kailangan, alam ka naman, pangit yung ihahain mo. Yung mga saserdote, hahanapin talaga nila na walang dungis. Si Kristo, hindi siya maghahanap. Yung sarili niya mismo. Pero by the grace of God, talagang perfect righteous na siya. Hindi siya nagkasala by thoughts, by words, and by deeds. Nakamit niya ang hinihingi ng katwiran na ng kautusan ng Ten Commandments na katwiran. Pero perfect as it was and as he was, kailangan niya mamatay. Kasi nga yung kasalanan ng buong sanlibutan iniatang sa kanya. So doon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan,
doon niya nakamit ang katarungan na hinihingi ng Ten Commandments. So pag nabasa niyo yung Matthew 5:17, I did not come to destroy the law but to fulfill, anong tinupad niya yan? Yung katwiran at katarungan ng kautusan. At dahil nasunod niya yon, yun ang sabi ng Ama, talagang nalugod ako sa iyo, kaya ibabangon muli kita. So he was resurrected by the glory of the Father. Saan mo naman nakuha yan, Brother Epi, yung mga righteousness, justice ng Ten Commandments? Ayan, no? Psalm 97 verse 2, cloud and thick darkness around him, righteousness and justice are the foundation of the throne. Didibatayin ba natin kung pinako yung kautusan o hindi? Di pwedeng ipako yan kasi walang kasalanan yan. Nga ang humihingi na ipako yung kasala eh. So righteousness and justice are the foundation of the throne. Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of the throne. So kita niyo mga kapatid, ngayon, gusto ko sanang i-shortcut na ito pero nakukumbik ako na gusto kong ibahagi ito sa inyo. Kasi merong confusion. Tal, nandiyan lang ka, patawarin nyo na lang talaga ako mga kapatid. Bibilisan ko, paano linigtas ni Kristo, ng Diyos kay Kristo ang tao? Yung mga Protestante na bagong, yung mga reformers na bago, katatapos pa lang na natapos yung 1798, ano? Na tinago yung mga Bible, nakita nila, wow, salamat sa Panginoon, linigtas tayo. Pero ang kanilang liwanag na nakita na si Kristo ay namatay sa halip na tayo, vicarious substitution. Kaya titingnan natin kung ang nangyayari dito. Ito yung view na unang nila nakita at accepted din ng karamihan sa atin. Kung paano iniligtas ng Diyos, sabi nila, vicarious, Christ died instead of us. Maririnig nyo yan sa mga kanta. I should have been crucified, I should have suffered and died, I should have hung on the tree, on the cross, in disgrace, but Jesus, God's Son, took my place. Sikat ito na concept. Kahit yung sinner saved by grace, he took my place. Ang ganda pakinggan. Pero titingnan natin kung pwede ba yan. Sabi ng mga reformers, si Jesus, ang kanyang katwiran, dahil tayo makasalanan, yung ating imperfection, nandun kay Jesus Christ. Siya ang namuhay ng matuwid sa halip na tayo. Tapos tayo ay makasalanan, siya ang namatay sa halip na tayo. Yan yung vicarious substitution. Well accepted ito. Walang question diyan. Ano? Parang totoo pero hindi. Kasi ang gospel ng reformers at mga evangelicals, mga magkasama natin Christians, ito lang. Paano naman yung resurrection? Kung totoo na si Kristo ay namatay sa halip tayo, so si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa halip na tayo. At pumunta siya sa langit sa halip na tayo. Yan ba yung sabi ng Ephesians chapter 2? Verses 4 to 6. Oh mga kapatid, panahon natin ngayon mag-aral kasi we are growing in grace. Binigyan tayo ng Panginoon ng 28 fundamental beliefs. Dati 27, ngayon 28 na. Ano yung ika-28 na nasa 11th fundamental belief? Growing in Christ. So we need to grow. Ano talaga ang biblical na paano tayo iniligtas? Kasi ito may problema ito. Ang kasalanan ng isa, hindi pwedeng ilipat. Ang kasalanan ng anak, hindi pwedeng ilipat sa ama o sa ama sa anak. Ang bawat isang nagkasala, haharap siya sa kanyang responsibilidad. So tatlong verses ito mga kapatid, para hindi na tayo matagalan. Parang seminar, ano? Sa halip na divine worship message, parang seminar na ito. Ituring nyo na lang na seminar, total. Ngayon lang ako nag-seminar sa inyo eh. Oh. So illegal yan mga kapatid. Anong resulta nito? Bakit relax ang mga tao, mga nananampalataya kahit tayo? Kasi ito yung mga Muslim tsaka mga Katoliko ayaw ng mga Christians, ng tayo. Kasi unethical yung gospel natin. Si Kristo na walang kasalanan, doon natin idinump, tinapon yung kasalanan natin. Tapos praise the Lord tayo. Pangalawa, itong good news na everlasting gospel, naging cheap grace. Ha, praise the Lord, linigtas na ako ng Panginoon. Kaya pwede na akong uminom, pwede akong kumain ng pusit, pwede akong kumain ng baboy, lahat na lang ng mga theology na pwede para pagbigyan lang yung sarili. Ano ang gospel? I am crucified with Christ. Sister Rufina, nabalitaan niyo ba yung sa 44 noong 2016?
2015 yon, Pastor. Ah, 15? Oo. 15. Kita mo? January 25, 2015. I stand corrected. Doon sa 44 na yon, yung isa, sabi niya, gagantihan ko talaga yon. Nabalitaan mo ba yon, Sister Rafina? Parang wala, no? Parang wala akong narinig. Oh. Alam mo kung bakit hindi mo narinig yon? Patay na sila. Paano pa sila gaganti? So tayo na mga Kristiyano, patay na sa sarili, patay sa kasalanan. Ang buhay natin ngayon ay kay Kristo. I am crucified with Christ. So Christ did not die instead of me. Tingnan natin yung tinuturo ng Bible na pinagkaloob niya dito sa church natin. Oh, in actuality, not vicariously. At the incarnation up to the resurrection. Kaya nandiyan yung word na made, Emmanuel, God with us. Tingnan nyo, inulit ko lang ito mga kapatid. Ano? Inulit ko lang. The key word for our redemption and salvation in Jesus Christ is the word together. He made us alive together at the incarnation and He raised us up together at the resurrection. And when Christ went up to heaven, He made us sit together. Sandali lang, may sobra ng iyata itong together ko. Sorry for the wrong spelling. I-minus nyo na lang kung 76 ang grade ko, gawin nyo 75. At least passing grade pa lang ako, Sister Darren. No? Brother Darren, si Sister Darren, Brother Darren and Sister Doreen. Tama ba? Yan, oh. So He made us sit together in heavenly places. Anyway, kung gusto niyo tapusin yung judgment in 5 minutes, ganito 'yon. Okay lang ba? 5 minutes? Sige. Okay lang. So yan yung dalawang view ng pagliligtas. Vicarious, picturean niyo ito, pag-aralan niyo mga kapatid, kung pwede niyo i-screenshot. No, para huwag tayong tatanggap ng bino ng kaaway na parang totoo pero hindi totoo. Ang kaligtasan natin kay Kristo, meron tayong ugnayan, connection. Hindi niya pwedeng iligtas yung hindi nakakonect sa kanya. Kaya nga, he that is not with me is against me. Maliwanag si Kristo dyan. Okay, so itong judgment na tayo. Judgment. Bakit judgment? Sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ay hinatulan na. Ganito yung mga kapatid. Bilisan ko na, nung linalang ng Diyos si Adam, kasama si Eva, kasama tayo doon lahat, pero dalawa lang sila, tayo ay mga cells ni Adam, doon niya tayo ginawa kay Adam. Hindi tayo ginawa nung nabuhay tayo. Umusbong tayo dito, galing sa lolo natin, lolo ng mga lolo, hanggang babalik doon kay Adam. Basahin niyo yan, Acts 17:26, sa isang dugo, sa isang buhay. Yan. Ngayon, ang nangyari niyan, pagkatapos linalang si Adam, binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng linalang ng Diyos. Pumasok yung kaaway, dinaya si Eva, at sumalangsang si Adam. Romans 5:14. Ang kasalanan ni Adam, hindi siya nadaya. Willful and deliberate. So ngayon, ang ginawa ni Satanas, paglalang, yung kapangyarihan na nandun kay Adam, inagaw niya. Siya na ngayon yung prinsipe ng sanlibutan. Paano natin nalaman ito? Si Kristo mismo nagsabi, oh. John 12:31, "Now is the judgment of this world." Tayo yung kasama tayo doon, hinatulan tayo sa cross. Cross ang context nitong chapter 12, verse 28, 29, 30, 31, and 32. "Now is the judgment," sa cross 'yon. "Now the prince of this world shall be cast out." Doon sa cross. Bakit prince of this world? Naalala niyo nung tinukso si Jesus, isa sa mga tukso? "Oh, Jesse boy, alam mo, huwag mo pahirapan ang sarili mo. Sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat ng kaharian sa mundo." Bakit? Kasi meron akong kapangyarihan binigay sa akin. Binigay daw, inagaw niya lang yung kay Adam eh. Binigay. Ngayon, binigay sa kanya. Inagaw ni Adam, ni Satanas kay Adam. Naalala nyo, nung sabi ni Jesus na "Don't tempt the Lord your God." Paano na panagumpayan ni Kristo? Saan galing yon? Basahin nyo, Matthew 28 verse 18. Bago siya nag-utos ng "Go ye therefore into all the world." Ano ang sabi niya sa verse 18? "All authority is given to me." Anong authority yun in heaven and earth? Yung authority na binigay niya kay Adam, inagaw ni Satanas, dinaya ang buong sanlibutan, at the cross, pinahayag ni Kristo,
na siya yung tunay na may-ari ng sanlibutan, ang prinsipe ng sanlibutan na ng agaw ng kapangyarihan niyan, yung kapangyarihan na yon nandoon na binigay na uli kay Kristo. Kaya ang prinsipe ng mandaraya, wala na siyang kapangyarihan, mga kapatid. So sa last part natin, nakuha niyo mga kapatid, the prince of this world has been judged. Titingnan natin mga kapatid yung judgment, last part na ito. Doon sa Daniel chapter 9, pag mag-usap tayo ng Daniel, ng judgment, parang nakakatakot kasi nandun yung apoy, dumadaloy sa luklukan ng Diyos. Tingnan natin yung judgment. Nung nandito pa si Kristo, nagsesermon siya, malapit siya sa Jerusalem, akala ng mga disipulos ni Kristo, tsaka yung mga nakikinig, sumusunod sa kanya, itatayo niya na yung kaharian ng Diyos. And as they heard these things, nakarinig sila ng sermon ni Kristo na mahaba din si Kristo mag-sermon, pero maraming nakikinig din kasi grabe. Dinagdagan niya ng parabolo. Bakit? Sapagkat malapit siya sa Jerusalem at akala nila, they thought that the kingdom of God should immediately appear. So anong parabolo niya mga kapatid? Sabi niya, merong isang nobleman na humayo sa malayong dako. Anong layunin mga kapatid? To receive himself a kingdom. Pag na-receive niya na yon, babalik na siya. Yung nobleman, nakita niyo? Malayo talagang pupuntahan niya. Anong tinutukoy ni Kristo dito? Yun ang sa Daniel chapter 7. Huwag tayong titigil sa verse 10. Merong 12, merong 13, 14. Basahin natin yung judgment na mangyayari dito. And I saw the vision and behold, like the Son of Man, came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, yan yung Father, and they brought him near before him. And there was given him dominion and glory and kingdom that all people and languages should serve him. His dominion is what kind of dominion? Everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom, that which shall not be destroyed. Anong ginawa ni Jesus doon sa judgment? Pumunta sa Ancient of Days para kunin yung kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian. Yan yung judgment against the little horn, hindi against the people of God. Tingnan natin yung nangyari doon sa judgment. Tapos na tayo. Ito na yung last slide natin. Sa judgment, tatlo yan mga kapatid. Trial or hearing. Tapos pagkatapos ng hearing, may verdict. Pagkatapos ng verdict, execution. Anong hearing doon? Verse 9. Kasi lagi tayong nagbibigay ng judgment sa mga Bible study natin or evangelistic meeting. Ang resulta sa mga tao nakakatakot. Kaya magpapakabait na lang ako, maging masigasig ako, manampalataya ako, kasi baka kaawaan ako ng Diyos, isulat niya ako sa aklat ng buhay. Ang tindi ng Diyos na pinaglilingkuran natin, behind our backs na hindi tayo nag-aaral ng Bible, mali pala yung presentation natin. Tingnan niyo yung judgment, no? Yung trial. Umupo ang Ancient of Days. Tapos nagkaroon ng hearing. Judgment was set. Binuksan yung mga aklat. Tayo, pagbukas ng aklat, titigil tayo dyan. Gamitin na natin yung aklat ng buhay, aklat ng kamatayan, at aklat ng pag-alala. Tapos mga kapatid, pag hindi tayo sumunod sa kay Kristo, isusulo tayo sa aklat ng kamatayan, wala tayo book of remembrance, patay talaga tayo. Ikaw na nakikinig, ha? Ano kayang gagawin ko? Magpabaptize ka? Oh, babaptize ako. Kahit hindi ako na-convert, tama yung information ko, yung puso ko walang transformation kasi hindi gumawa yung Holy Spirit. Ayusin natin yung pag-aral natin mga kapatid. Ito yung sermon ko. Actually, ito yung last page. Ito yung sermon ko ngayon. Maiksi lang naman ang sermon ko eh. Mahaba yung introduction ko. Di ba? Yung verdict, pagkatapos ng hearing, binuksan yung pinto. Ano nangyari? Basahin natin. And beheld the same horn, judgment against the little horn, ito mga kapatid, made war with the saints and prevail against them. Binuli niya, binugbog niya yung mga banal. Until, hanggang the Ancient of Days came, judgment was given, kanino? To the saints. Sinong saints? Ginagamit natin Revelation 12:17 tsaka Revelation 14:12. Sinong saints?
Huwag nyo nang ituro yung kapitbahay nyo. Kayo yan. Amen? Kayo yan, the saints. Judgment was given in favor. Given to the saints of the Most High. And the time came that the saints was cast out from the kingdom. Tama hindi? They weren't cast out from the kingdom. The saints possessed the kingdom. Praise the Lord. Matatapos na tayo. Execution na. I-execute ko na talaga itong sarili ko pag lumampas pa ako. But the judgment was set and they shall take away his. Sino itong his dito? Yung little horn. Anong gagawin ng Ancient of Days? The little horn. They will take away his dominion. Take away to consume. Tatlo. And destroy unto the end. Yan yung judgment against the little horn. Di ba pag judgment, dalawang party yan. The accused and the accuser. So the accuser, his dominion was taken away. It was consumed and be destroyed unto the end. Dito naman sa mga accused. Kasi he is the accuser of our brethren day and night. And the kingdom and dominion and greatness of his kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. Nakakatakot ba ito mga kapatid? I-preach natin yung judgment na good news. The greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is what kind of kingdom? Everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. Mga kapatid, it's time for us to acknowledge the presence, the power, the reality, the guidance, and the indwelling of the Holy Spirit. Bago ako magtapos, mga kapatid, gusto ko magbukas kayo ng Bible. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo as a church, mahilig tayo mag-pray, Lord, meron kaming 10 nights day of prayer. Hinihiling namin na ibuhos ang banal na Espiritu. Natapos na yung 2015, ibuhos ang Holy Spirit, 10 nights. 2016, ibuhos ang banal na Espiritu. 17, ibuhos ang banal na Espiritu. Hanggang few weeks ago, nagkaroon tayo ng worldwide 10 nights prayer meeting. Binuhos ba ang banal na Espiritu? Basahin nyo. Romans chapter 5, verse 5. Last verse. At pagkatapos nito, hindi ko alam kung kailan tayo magkikita uli. Pero tiyak ako, magkikita tayo sa throne of grace every time we pray together. Amen? Romans chapter 5, verse 5. And hope doesn't disappoint. Hindi tayo bibiguin ng pag-asa. Bakit? Because the love of God was shed abroad. Saan? Ibinuhos. Yun ang pag-ibig niya. Binuhos saan? Sa ating mga puso. Nang ano? Sino nagbuhos? Holy Spirit. Hindi tapos. Na ano? Na ibubuhos? Na ibibigay? Na ipinangako? Hindi. The Holy Spirit which was given us. Banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Pag mag-pray tayo, Lord, ibigay sa amin ang Espiritu, hindi na sasagutin ng Panginoon yon. Bakit? Binigay na eh. Ang wala tayo, yung tamang mensahe ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya the Holy Spirit will guide us into all the truth. The Holy Spirit will convict us the world of sin, righteousness, and judgment, mga kapatid. Merong isang karpentero, buong maghapon, hindi niya nagawa yung lamesa at upuan. Bakit? Hindi siya pwede maglagari na walang measurement. Kailangan niya ng lapis. Ngayon, hindi niya nakita yung lapis niya. Bakit? Kasi nakasingit sa gitna ng kanyang tainga at ulo. So hanap siya ng hanap ng lapis kahit nandiyan na. Naranasan niyo ba na galit kayo sa asawa niyo? Sweetheart, sana yung telepono ko pero hinawakan niyo? Yung tumawa, welcome to the club. Talagang naranasan niyo yan. Brother Darren, naranasan mo ba yan? Hanap pa ng hanap ng cellphone mo, nasa kamay mo? Ganyan ang Holy Spirit. Lord, give us the Holy Spirit. Hindi na nga. Kasi binigay na. Pasalamatan natin ang Panginoon na binigay niya ang banal na Espiritu. Kailan? Noon pa, pag-akyat ni Jesus. 50 days, baptism, Pentecost, baptized with the Holy Spirit, hanggang ngayon. At sa pagdating ni Jesus, kasama pa rin natin siya ngayon. Kaya tayo bilang message ngayon, patuloy nating kilalanin ang presensya ng banal na Espiritu, ang kanyang patuloy na pananahan sa atin
na ginagabayan tayo lumago sa katotohanan, biyaya at pananampalataya. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you. Happy Sabbath. Sabihin nyo, ay salamat, natapos din. Ang haba-haba pala mag-sermon ni Brother Epi. Pero God bless you all. And hindi naman tayo magkakilala, pero magkapatid tayo. Spread the word. Grow in the Lord. We love you all in the name of the Lord. Happy Sabbath. Amen. 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 Amen.